Sinusuri na ng Mines and Geosciences Bureau kung sinkhole nga ba ang anim na malalaking butas na lumitaw matapos ang lindol noong Martes sa Loon, Bohol. Ang mga residente, labis ang pangambang lumaki palalo ang mga butas. May news to go si Vic Serna ng GMA Cebu. Hindi lang ang bumulagang butas na ito sa pag-inhulaw sa Lapu-Lapu, Cebu, ang pinaghihinala ang sinkhole dahil sa dalampasigan ng Loon, Bohol. Di lang isa, kundi anim na malalaking butas ang nagsulputan kasunod ng magnitude 7.2 na lindol nitong Martes. Ang mga butas may lawak na abot sa 3 metro at lalim na 5 talampakan. At sa kasagsagan ng pagyanig, may napansin pa raw ang ilang residente. Parang pauntin, daing gawas at katong taas nga ka ng lapok. Pangamba ng mga residente pagkalumaki pa ang mga butas. Pinoproblema rin nila ang biglang paninilaw ng kanilang tubig mula sa isang kuweba sa lugar. Dahil binawalan muna silang inumin ang tubig at sarado ang mga tindahan ng bottled water sa lugar. Wala raw silang mapagkukunan ang inuming tubig. Sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau o MGB, kasama ang Bohol at Cebu sa mga lugar na may naitalang sinkhole sa bansa. Ang sinkhole ay ukas sa ilalim ng lupa na kalaunan ay nagiging dahilan ng pagguho nito. Madalas itong mangyari sa mga lugar na may malaking bahagi ng limestone sa ilalim ng lupa, gaya ng Bohol at Cebu. Kaya sa tinawag na sinkhole kasi butas siya sa ilalim ng lupa. Yan ay butas na ginawa at pinapalaki ng tubig. Nakita natin na yung buong Bohol, halos 80% ng Bohol ay limestone. Matapos ang lindol, puspusa na sa pagsasagawa ng mapping ang MGB. Karagdagan din yan sa mga hazard natin dahil paano kung hindi pala natin namamapa yung mga kababayan natin na nagtatayo ng bahay sa ibabaw niyan, magkakaroon ka ng earthquake na 7.2. Yung lakas ng earthquake, posible din na yung manipis na nat ibabaw ng sinkhole, bumigay din. Mapapabilis ngayon ang pag-collapse ng mga sinkholes. Gamit ang mga modernong ground penetrating radar, susuriin ang mga tauhan ng MTB ang mga lugar sa Bohol at Cebu na meron o manong sinkhole. Nag-emit po ng signal yan, papunta sa ground, pababa, at yun po ay magbabounce, no? Makikita ng signal, and then papasok po doon sa pinaka-monitor o receiver niya. No? Pagdating po sa receiver, maglalabas po siya ng image ng subsurface. Mahalaga rin daw na malaman kung ano ang idinulot ng lindol sa Cebu at Bohol para makaiwas sa mga pinsalang maari pa nitong idulot sakaling makalikha pa ng sinkhole. Lalo ngayong patuloy ang pangangalap ng impormasyon ng FIBOX sa umano'y bagong fault sa Bohol na epicenter ng mapaminsalang lindol.